My Husband, a Legendary Man. Kabanata 271, The Fury of the King. Wala nang mas kakilakilabot kaysa sa mapangahas na hari ng Hades. Kung sino man ang naroon, lahat ay nakaramdam ng matinding galit ng hari na parabang may bagyo, na iniwan silang lahat na halos hingal na hingal. Iyon ang galit ng hari. Ngunit panatag pa rin si Tian Wu, nakatayo ng tuwid at tuwid sa harapan ng hari. Sinabi niya sa hari na parang hindi niya kailanman naging alalahanin, ngayon ay nag-uusap na tayo. So this is fight is just inevitable, right? At iyon ang katapangan ni Tian. Kung gayon, gusto kong makita kung ano ang mayroon sa kanya ang master ng pamilya ni Wu. Hindi pa natatapos ng hari ang kanyang mga salita ay mabilis siyang tumakbo patungo kay Tian na parang buhawi. Ang nagtatag ng paaralan ng Hades, ang master ng pamilya ni Wu. Dalawang lalaking nasa tuktok ng martial arts ang nagsimulang mag-away. Kinabahan at ikinatuwa ang lahat ng tao sa paligid, dahil maaaring wala ng pangalawang pagkakataon na masaksihan ang gayong kahangahangang laban. Itinuring ng mga miyembro ng paaralan ng Hades ang hari bilang Diyos dahil alam nilang lahat ang kanyang kapangyarihan, kahit na halos hindi nila ito nakikitang ipinapakita ito. Nagtama ang kanilang mga mata lahat ng hari dahil sila ay may sapat na pribilehiyo na nasa front seat na nanunood ng kanilang hari na nakikipaglaban sa isa pang namumunang master. Sa isang kisap mata, pumunta ang hari sa gilid ni Tian at sinuntok. Boom! Ang napakalawak na kapangyarihan ay nagdulot ng mga pagsabog sa hangin, at ang panloob na enerhiya sa kanyang kamao ay may bigat na kasing laki ng bundok ng Everest. Hindi nagatubili si Tian. Inipon niya ang kanyang lakas sa kanang kamay at sinuntok pabalik. Ang lakas ng kanilang pag-atake ay baluktot at gusot, nagpapalabas ng nakakatakot na kapangyarihan sa milya-milya ang layo. Tulad ng pagpapasabog ng isang bombang nuklear, ang lahat ng mga bundok ay nanginginig sa ilalim ng kanilang kapangyarihan, lahat ng tao sa paligid ay napaatras ng ilang metro ang layo, halos hindi nakatiis. Ngunit si Tian at ang hari ay tumayo, hindi man lang natinag. Alam ng hari na minamaliit niya si Tian. Binawi niya ang kanyang kamao at nagsimula ng sunod-sunod na pag-atake. Tulad ng pagdating ng kamatayan, sinalubong si Tian ng walang tigil na mga suntok at sipa, na lahat ay lubos na pinalakas ng panloob na enerhiya ng hari. Ang mga pag-atake ng mga hari ay nagpalayas sa hangin, na nagdulot ng mabangis na hangin sa paligid niya. Nasa buong atensyon niya si Tian. Siya ay umiwas, humarang, nabakuran, at lumaban sa pinakamabilis na kanyang makakaya, tulad ng isang samurai na pinuputol ang ulan ng mga bala. Noon lang nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawang dakilang masters na ito. Walang nang ahas na lumapit, patungkol na baka mapatay sila kahit isang hakbang pa lang. Ang hari at si Tian ay matulin at makapangyarihan, ang kanilang mga galaw ay kakaiba at iba-iba, na nagtutulak sa sinumang nasa paligid na labis na nasa sabik. My Husband, a Legendary Man. Kabanata 272, Tian Wu vs. Hades King. Ang hari ay isang misteryo. Alam ng lahat na ang kanyang kapangyarihan ay walang alinlangan na hindi magagapi, ngunit walang sinuman ang nakasaksi nito. Dapat ay matanda na siya dahil sa mahabang kasaysayan ng paaralan ng Hades, ngunit mukha siyang bata at masigla na parang mga 30 anyos pa lang. At ang kanyang balabal at dagger na kapangyarihan ay nahayag sa laban ng ito kay Tian. Patuloy siyang umaatake na parang hindi napapagod, gayon din ang kanyang walang limitasyong inner energy na lumamon kay Tian na parang rumaragas ang tsunami. Iniwan niya si Tian kahit isang segundo para makahinga, bawat suntok at sipa niya ay nagmumula ng may kakilakilabot na lakas na sapat upang mapunit ang karagatan. Para kay Tian, hindi siya naging master ng pamilya ni Wu nang walang dahilan. Ito ay sapat na nakakagulat na siya ay buhay pa sa ilalim ng mga pag-atake ng hari. Para siyang ahas na nakakubli sa bush, naghihintay ng pinakamagandang pagkakataon para makagat ng nakamamatay na kagat sa kanyang kalaban, kapwa siya at si Andy ay henyo na ipinanganak na may malakas na kakayahan at mentalidad. Ngunit tingnan mo sila. Si Andy ay napilayan at nawala ng kapangyarihan habang si Tian ay nabubuhay at umunlad. Nakakita na si Ching Ching ng meriming away sa pagitan ng mga masters, ngunit wala sa mga ito ang nagkaroon ng ganoong intensidad. Ito ay ganap na lumampas sa kanyang pag-unawa, iniwan siya sa pagkamangha. Habang nakatutok ang kanyang mga mata sa laban, tinanong niya si Andy, sino sa palagay mo ang mananalo? Si Andy ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng dalawang lalaki mula sa paaralan ng Hades, ngunit nanunood din siya ng laban. Sumagot siya, ang hari, marahil. Si Andy ay nakikipaglaban noon sa amin ni Tian, kaya alam niya kung ano ang kaya ni Tian, ngunit wala siyang alam tungkol sa hari. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang hari na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Napagtanto ni Andy na ang panloob na enerhiya ng hari ay tulad ng malawak na universo, walang hanggan, na nagbigay daan sa kanya na patuloy na lumaban magpakailanman, at lalo lamang siyang lumakas habang nagpapatuloy ang laban. Ang lakas ni Tian ay malamang na hindi makayanan ng ganoon katagal.
Biglang lumabas si Tian sa laban, pagkatapos ay sumugod sa hari pagkatapos niyang magpakawala ng galit na galit. Thousand Mountains. Isang uri ng kung fu. Ito ang kanyang kakaibang kung fu move. Si Tian ay gumugol ng maraming taon sa pagkolekta ng mga libro at mga scroll kung saan naitala ang mga lihim ng kung fu. Ang Thousand Mountains ay naimbento ng kanyang sarili batay sa lahat ng mga bagay na kanyang natutunan, pinagsama ang kanilang kapangyarihan sa kabuuan. Ang napakalaking panloob na enerhiya ni Tian ay dumating sa bigat ng 1,000 bundok. Habang pababa ito patungo sa hari, iniunat niya ang kanyang kanang binti at iginalaw ang kanyang mga kamay, na gumuhit ng 1 mahiwagang bakas sa hangin. Dinagtagal pagkatapos nito, ang kumikinang na bagua diagram ay lumitaw mula sa simpleng galaw ng hari, naglalabas ng liwanag at kulog. Off. At doon dumating ang banggaan ng bagua diagram at ng Thousand Mountains. Ang bumagsak ay ang bundok. Nawala ang panloob na enerhiya ni Tian nang matugunan nito ang diagram. Ang bigat ng mga bundok sa hangin ay naglaho na parang pagguho ng lupa, na gumuho sa maliliit na piraso ng mga durog na bato. Ngunit hindi huminto ang diagram, lumayo ito sa katawan ni Tian pagkatapos nitong ikalat ang mga bundok. Bang! Natamba si Tian na parang saranggola sa katumama sa ikot. My husband a legendary man. Kabanata 273, natamba si Tian Wo. Magulo ang buhok, napyunit ang damit, naubusan ang dugo sa bibig. Ang kumpiyansa at kalmado ni Tian Wo ay nasira ng husto matapos siyang bumagsak sa lupa. Tungkol naman sa hari, nakatayo pa rin siya roon na parang tore, tumanggi na gumalaw kahit kaunti. Dumating ang katahimikan. Halos hindi mapigilan ng mga tao sa paaralan ng Hades ang kanilang paghanga sa hari mula sa pagsigaw nito. Ipinagmamalaki nila na ito ay isang tao na nangunguna sa kanila, ipinagmamalaki na lahat sila ay gumawa ng kanilang kontribusyon sa paaralan ng Hades. Ngunit ang mga pamilya ni Wo ay labis na nag-aalala. Alam nila ang maalamat na kapangyarihan ng hari ng Hades pati na rin ang kanilang guro, si Tian. Sigurado sila na matatalo ni Tian si Hari dahil sa sobrang tiwala niya. Ang masaksihan na ang kanilang guro ay itinaboy ay sinira ang kanilang pananampalataya, na pinupuno ang kanilang puso ng kawalan ng pag-asa. Tinitigan ni Andy ang Hari na may hindi masabi at komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Ang tinig ng Hari ay nanunuya, Panginoon ng pamilya ni Wo. Master! Ang mga mata ni Tian ay kumikinang sa nakamamatay na puot. Pinunasan niya ang dugo sa bibig at bumangon. Dahan-dahan siyang lumapit si Hari. Mas tunadyak pa siya kaysa sa paglalakad. Parang may mga gapo sa kanyang bukong-bukong, napakabigat ng bawat hakbang niya na nagpapadala ng alikabok sa hangin, na nagiiwan ng mga hukay kung saan man niya ipapatong ang kanyang paa. Nagalit si Tian. Lumapit siya sa tabi ng hari at malungkot na sinabi, bakit nagmamadali? Hindi pa ito tapos. Sa halip na matakot, nanatili ang kalmado ng hari. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nakatutok kay Tian, at sinabi nito sa kanya walang ekspresyon. Kung gayon mas mabuting ibigay mo ang pinakamahusay sa iyo, kung hindi, ito ay magiging boring. Ang master ng pamilya ni Wo, ang ganoong titulo ay wala lang sa hari. Kunin mo ito. Galit na galit ang boses ni Tian. Ang kanyang panloob na enerhiya ay sumabog, itinaboy ang hangin palayo sa kakahuyan, na nag-iwan sa tres na nanginginig dahil sa umaalingaw-ngaw na hangin. Halos masuffocate nito ang lahat sa paligid, natakot din ang mga tao sa kapangyarihan niya. Whoosh! Sumugod si Tian sa hari na parang tumatakbong ilaw, hindi mapigilan. Ngayon nag-uusap tayo. Ibinaba ng hari ang kanyang damit, naghahanda sa pagdating ni Tian. Ang Tian ay isang napakalaking tubig sa karagatan na pumawi sa lahat ng buhay sa mundo, ang hari ay ang mabangis na peteng na lumalaban sa tubig. Doon nagsimula muli ang kanilang labanan. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang pag-atake ay may pagsabog, sa bawat pagbangga ng kanilang panloob na enerhiya ay may putok. Tulad ng bagyo, ang tindi ng kanilang laban ay nagpalamig sa lahat. My husband a legendary man. Kabanata 274, The Power of Blood Dragon Sword. Malinaw, ang labanang ito sa pagitan ng Hades King at Tian Wo ay mas matindi kaysa dati. Ang bawat kasanayan ay napakarahas at nakamamatay. Ang pangalawang kabiguan ni Tian Wo nag-trigger sa kanyang fighting spirit pati na rin sa kanyang potensyal. Para siyang nagising at masiglang dragon na patuloy at malakas na umaatake sa Hades King. Ang bawat kilusan ng martial arts ay kahanga-hanga at nakamamatay, na walang maningning na elemento. Matindi at marahas din ang paggalaw ni Hades King. Siya ay may isang matapang na larangan nga ura. Wala siyang pakialam kay Tian Wo. Ngunit nang makaramdam siya ng kaunting stress mula kay Hades King, mas naging seryoso siya sa pag-atake na may mas mabilis na bilis at mas mabilis na reaksyon. Hindi niya ginawa ang sarili sa isang passive na sitwasyon. Si Tian Wo ay parang umaalingaw-ngaw na alon, habang si Hades King ay isang peteng na nagtatapang sa hangin at alon. You are quite extraordinary among your peers. Pero malas ang pag-away mo sa akin, mapangasar na sabi ni Hades King.
Nagbaba siya ng tingin kay Tian Wu at nagkaroon ng tiwala sa sarili. Nang matapos, tumalon si Hades King pataas sa langit at biglang nagbago ng direksyon patungo kay Tian Wu. Siya, sa kanyang lumiligid na inner energy, ay sumuntok patungo kay Tian Wu pababa. Si Tian Wu ay napaliligiran ng matinding panghihina at pang-aapi, ngunit hindi siya nagpanik. Sa kabaligtaran, nadagdagan din niya ang kanyang panloob na lakas at ang kanyang kamalayan sa pakikipaglaban ay pumutok ng husto. Boom! Sinuntok muli ni Tian Wu ang kamao ni Hades King ng pinakamataas na lakas sa loob. Ang kanyang kamao ay tila nabasag ang hangin at pumailan lang diretso sa langit. Bumaba ang kamao ni Hades King na may lakas ng loob, na tumatakbo sa kamao ni Tian Wu. Bang! Ang banggaan ng dalawang figure na may pinakamalakas na panloob na enerhiya ay nagbunga ng bagzo ng hangin. Habang lumilipad ang hangin, ang mga taong nakatayo sa malayo, nakaramdam sila ng sakit sa kanilang katawan, at ang mga mata ay hirap buksan, ang pusong tumibok na parang tambol. Marami ang hindi namamalayang napapikit at nagpipigil ng hininga. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, nakita na lamang nila na si Tian Wu ay patuloy na tinatamaan sa malayo. Gayunpaman, ang Hades King ay bumagsak sa lupa ng matatag at buong pagmamalaki, na may hitsura ng dignidad at kamahalan. Nang sa wakas ay kontrolado ni Tian Wu ang kanyang gumagalaw na katawan, ang inner energy at dugo sa loob ay nasa hindi matatag na sitwasyon. Ang dugo ay lumabas sa kanyang bibig, na nagpapahiwatig na siya ay nabigo muli. Si Hades King ay nasa punto ng mataas na posisyon muli. Si Tian Wu, na na-trigger ang fight spirit, ay wala pa rin paraan para mapanalunan si Hades King. Tiningnan ni Hades King si Tian Wu ng masama at malamig na sinabi, "Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Hindi mo makukuha si Andy Wu sa aking mga kamay." Ngayon, ganap na nakabisado ni Hades King ang lakas ni Tian Wu, at napagpasyahan niya na hindi siya ang kanyang karibal. Nangangahulugan niyo na walang pagkakataon si Tian Wu na iligtas si Andy. Kahit nasaktan muli si Tian Wu, hindi siya sumuko. Nang marinig ang sinabi ni Hades King, binigyan siya ni Tian Wu ng isang mapait na ngiti at sinabi sa mahinang boses, "Talaga? Parang hindi naman." Nang sabihin ang mga salitang ito, ang kanang kamay ni Tian Wu biglang umabot sa langit at sumigaw, "Ibigay mo sa akin ang espada." Biglang, isang malaking dugo pulang espada, na nagmumula sa kung saan, direktang nahulog sa kamay ni Tian Wu. Ito ay Blood Dragon Sword. Ang katawan ng espada ay pula ng dugo, na sumasalamin sa isang nakasisilaw na liwanag sa ilalim ng sikat ng araw at bumubuo ng isang kahangahangang pakiramdam. Hawak ang espada, iba si Tian Wu, para siyang Panginoon na puno ng kapangyarihan. Siya ay tila isang mahalagang bahagi ng espada. Ginawa niyang mas malupit ang sword, at ang sword ay ginawa siyang mas kahangahanga. Siya, kasama ang espada, ay kasing liwanag. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Hades King. Pinandilatan niya si Tian Wu at seryosong sinabi, "Hindi ka takatakang hindi ka natatakot sa akin. Mayroon kang Blood Dragon Sword." Ang Blood Dragon Sword ay isang artifact na nakagugulat sa Underworld. Tiyak na narinig ito ni Hades King, isang veterano sa Underworld. Sa sandaling ito, nang makitang hawak ni Tian Wu ang Blood Dragon Sword, nagpakita siya ng isang solemne na kutis na hindi pa nakikita. Ang mga tao ng Hades School ay biglang nagbago ng kanilang saloobin sa sandaling marinig ang Blood Dragon Sword. Narinig lang nila ang sword mula sa alamat. Walang nakaisip sa mahalagang sword na natitira nawawala ng ilang dekada ay lilito sa harap nila. Lahat sila ay naakit ng sword at nagdagdag ng pakiramdam ng paggalang. Naramdaman ng atensyon Jim Gatao, biglang nakaramdam ng kasiyahan si Tian Wu. Nakatingin kay Hades King ng may pagmamalaki at nagtanong, "Hindi ka ba kumpiyansa na hindi ko maaga si Andy? Ngayon, gusto kong makita kung kaya mong talunin ang kapangyarihan ng aking Blood Dragon Sword." Natapos ang mga salita, biglang tumalon si Tian Wu, hawak ang sword at hinampil si Hades King gamit ang isang epoch-making oral field. "My husband a legendary man. Kabanata 275, Nowhere to Run." Ang makapangyarihang Blood Dragon Sword ay naging mas malakas sa ilalim ng impetus ng panloob na enerhiya ni Tian Wu, at ang isang slash ay may kakayahang yumanig sa lupa. Ang mga taong naroroon ay nagpipigil ng hininga sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay tumibok at ang kanilang mga mata ay biglang nanlaki sa iba't ibang tingin. Ang mga tao ng Hades School ay agad na natakot na nagbabad sa malamig na pawis. Alam nila na napakalakas ng Hades King, ngunit narinig din nila ang tungkol sa nakakatakot na kapangyarihan ng Blood Dragon Sword. Nang makita nila ang Blood Dragon Sword na humahampas kay Hades King, hindi nila maiwasang kabahan. Ngunit ang Hades King ay hindi madaling talunin. Ang kanyang mentality, reaction skills at ang kanyang lakas ay pawang walang kapares. Sa kritikal na sandali na ito, hindi siya nag-atubiling ibigay kaagad ang kanyang walang katapusang lakas sa loob isang kumikinang naging tungkalasag ng panloob na enerhiya ang nabuo sa itaas ng kanyang ulo.
Kasabay nito, marahas na tumabi ang Hades King, iniwasan ang hindi mapigil ang slash ni Tian Wu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama sa hangin ang The Blood Dragon Sword, ngunit ang resulta ng momentum ng sword ay sapat pa rin ang lakas para niyanig ang lupa. Tanging ang trajectory ng dulo ng Blood Dragon Sword ang nakitang diretsyong umabot sa mga puno sa unahan. Isang malaking, matibay na puno ang nahati sa isang nakakagulat na malaking sugat, at pagkatapos ay ang buong puno ay agad na umindayog. Gulat na gulat ang lahat ng taong naroroon. Hindi lang sila makapaniwala sa kanilang nakita. Bahagyang gamaan ang loob ng mga tao sa Hades School, ngunit hindi pa rin naglakas loob na mag-relax. Hindi pa rin nila maiwasang mag-alala para sa Hades King. Ang Blood Dragon Sword ay napakalakas, kung ang Hades King ay natama ng espada ng hindi sinasadya, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nang makitang umiwas ang Hades King sa laslas, hindi tumigil sandali si Tian at agad na hinawakan muli ang Blood Dragon Sword, naglunsad ng pangalawang pag-atake sa kanya. Bago pa magkaroon ng pagkakataon si Hades King na mag-react, ginamit ni Tian ang kanyang pangalawang laslas sa kanya. Ang slash ay matulin na parang kidlat, na humihiwa sa hangin gamit ang pulang dugong talim na may kumikislap at nakasisilaw na liwanag. May isa pang sandali ng kaba at pagkabigla para sa mga naroroon. Napakabilis ng pagbabago ng mga galaw ni Tian na imposibleng makita ng malinaw ang kanyang mga galaw. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng Blood Dragon Sword ay lalong nagpasikip sa puso ng lahat ng tao. Ang pangunawa ng Hades King tungkol sa krisis ay napakalakas kaya't siya ay umiwas sa pamamagitan ng mga espada sa likas na ugali, iniiwasan muli ang nakamamatay na laslas ni Tian. Walang iniisip, ipinagpatuloy ni Tian ang kanyang pag-atake. Ang kanyang buong kilos ay kapansin-pansing nagbago matapos hawakan ang Blood Dragon Sword sa kanyang kamay. Tila naging isa na naman siyang mabagsik at marahas na tao. Hindi lamang pare-pareho ang kanyang mga welga, ngunit ang bawat slash ay nagdadala ng walang kapantay na kapangyarihang pumatay na maaaring sirain ang lahat. Ang Blood Dragon Sword ay ganap na nasa kanya, ipinapakita ang walang katapusang kapangyarihan nito ng lubos. Siya ang may ganap na kontrol sa Blood Dragon Sword, at ang bawat talim ay madaling gamitin. Ang kombinasyon ni Tian sa Blood Dragon Sword ay parang kombinasyon ng kamatayan at pagpatay sa Diyos. Ang bawat isa sa kanyang mga hampas ay direktang pag-atake sa buhay ng isang tao, at isang hindi gaanong makapangyarihang tao ang matagal na niyang pinatay. Ang Hades King ay hindi karaniwan, siya ang pinakamalakas na nilalang, kaya naman nagawa niyang labanan si Tian na may hawak na Blood Dragon Sword na walang armas. Natural, alam din niya ang lakas ng Blood Dragon Sword at ang kanyang laman ay hindi makayanan ng talim, kaya ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya upang protektahan ang kanyang katawan. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya na iwasan ito ng mas mabilis hanggat kaya niya, sinusubukang hindi labanan ang Blood Dragon Sword ng direkta. Salamat sa mabilis na reaksyon ni Hades King, kakayahan sa pangunawa pati na rin sa mga galaw ng katawan at panloob na enerhiya, na lahat ay hindi maihahambing sa mga tao, nagawa niyang matiyak na siya ay nanatiling hindi nasaktan sa sitwasyong ito. Masiglang nag-away silang dalawa, at nabigla silang pinagmamasdan ng mga nanunood, at nanatiling mahigpit ang puso ng lahat. Kahit sino ay maaaring makaramdam na ang kapangyarihan ng Blood Dragon Sword sa mga kamay ni Tian ay nakakatakot sa sukdulan, at bawat laslas ay may potensyal na gumuho ang lupa. Kung sino man sa kanila ang lalaban kay Tian, hinding-hindi sila makakaligtas ng higit sa 3 segundo. At habang si Hades King ay lumabas sa krisis, pagkatapos ng krisis, siya ay nasa panganib pa rin. Para siyang patuloy na umaaligid sa gilid ng buhay at kamatayan. Kung siya ay nagkamali, maaari siyang hatiin sa kalahati ng Blood Dragon Sword kaagad. Hindi sinuportahan ni Ching Ching Zug si Tian, pati na ang Hades King, ngunit kinakabahan din siya nang mapanood niya ang laban na ito, na isang uri ng likas na reaksyon. Tunay na kapanapanabak at mapanganib ang laban. Kung siya ang hinabol ng Blood Dragon Sword, naputol na sana siya. Hindi napigilan ni Ching Ching Zug na kiligin. Hindi siya makapaglakas loob na isipin ang tungkol sa pakikipagtagpo niya sa Blood Dragon Sword, dahil takot na takot siya kapag naiisip niya lang iyon. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng kutsilyong ito. Hindi napigilan ni Ching Ching na bumulalas kay Andy, napakalakas ng Blood Dragon Sword na ito. Matatalo ba ang Hades King? Nanatiling nakatutok din ang tingin ni Andy sa dalawa sa laban. Nakakunot ang noo niya. Nang marinig ang tanong ni Ching Ching, mahina lang siyang sumagot, kung walang ibang paraan si Hades King para harapin ito, maaaring nasa panganib talaga siya. Tumagal ng ilang minuto ang away ng dalawa. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Tian sa Hades King, habang sinusubukang iwasan siya ng Hades King. Gayunpaman, maaaring iwasan ni Hades King ang espadang ito ng ilang sandali, hindi magpakailanman.
Kung patuloy niyang ginugugol ang kanyang panloob na enerhiya tulad nito, nahuhuli ang tamang sandali upang umiwas sa isang hindi kapanipaniwalang nakakatakot na sitwasyon, at pinapanatili ang pinakamataas na pagbabantay sa lahat ng oras, ang kanyang mental at pisikal na enerhiya ay tiyak na mabibigo upang dalhin ang kanyang katawan. Sa ngayon, ang mukha ni Hades King ay nagsimulang magpakita ng medyo hindi mabata na tingin. Sa kabilang banda, si Tian ay nagiging mas nasa sabik, lalong nagiging mabisyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang awa at malalim na layunin ng labanan. Ang Blood Dragon Sword ay napakalakas kaya hindi niya napigilan ang sarili. Titingnan ko kung paano ka makakapagtago. Matapos mahati ang hangin sa hindi mabilang na mga laslas, biglang sinigawan ni Tian ang hari ng Hades. Ang kanyang momentum, muli, ay tumaas. Sa napakalaking momentum na ito, mahigpit na hinawakan ni Tian ang Blood Dragon Sword at biglang iwinagayway ito ng mabilis. Agad na kumislap ang hangin na may liwanag ng talim at ang bawat anino ng talim ay nagdadala ng nagngangalit at nakakatakot na panloob na enerhiya. Ang mga paggalaw ng espada na puno ng hindi masisirang kapangyarihan ay masyadong mabilis at sa isang iglap, sila ay nagkaugnay sa isang nakamamatay na lambat ng mga kutsilyo.